Yamang nasa San Diego na tayo, bisitahin natin ang misteryosong sementeryo dito. Hey! Sa ibang lugar na tayo maghukay! Bagong-bago pa yan! Pare-pare yung bagong libingan mga yan! Ayoko na! May dugo pa ang mga buto! Pati ang buhok! Masyado ka namang maselan! Kung ikaw pang humukay ng ginawa ko, isang bangkay na 20 araw pa lamang na ililibing. Madilim ang gabi noon. Umuulan. Namatay pa ang aking ilawan. Natanggal ang mga pakos at taol. Bahagyang lumabas ng patay. Nangamoy. Kailangan ko pang pasanin. Pareho kaming basa noon. Bakit mo hinukay? Inutusan lang ako. Sino nag-utos sa'yo? Ganyan ang mga tanong sa akin ng isang Espanyol na dumating dito ng palihim. Ganito rin ang inutos sa akin ng malaking kura. Pagkahukay mo, anong ginawa mo? Unti-unti nang dumarami ang mga nagluluksang babae at lalaki sa sementeryo. Ang iba'y naghahanap pa ng mga puntod at ang iba naman ay nagsipagtirik ng malalaking kandila. Hanggang sa dumating ang isang di nakasumbrerong maliit at matandang lalaki. Napatawa at napakunot-noo ang ilang babae pagkakita sa kanya. Tinungo ang bunton ng bungo, lumuhod, matagal na pinagmasdan at maingat na inisa-isa ang mga bungo. Nang waring hindi makita ang hinahanap, napakunot-noo at tinungo ang supulturero. Hoy, alam mo ba kung nasaan ang isang magandang bungo? Maputing tulad ng lamang nyog, walang bungi. Doon ko nalagay sa panan ng krus. Ipinailalim ko sa mga dahon. Ito lang ang pera ko. Ibibigay ko to sa'yo kung makikita mo ang bungo. Wala ba roon? Kung wala, di ko rin alam. Alam mo, daragdagan pa kita pag binayaran ako ng may utang sa akin. Bungo yun ang aking asawa. Kung wala roon, hindi ko rin alam. Bibigyan ko na lang kayo ng iba. Pareho ka ng mga libingang hinuhukay. Hindi mo alam ang halaga ng nawawala. Kakang puntod, hindi mo alam ang hinuhukay mo. Hindi mo alam ang kinakain mo. Ang hinuhukay mo. Sige, maghukay ka ng maghukay.